remember the taste when you're here with me. Those laughters and tears we shared for years. Kamusta kaibigan? Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mahalagang usapin tungkol sa copyright claims sa pag-upload ng mga song covers sa YouTube. Alam nating marami sa atin ang mahilig mag-cover ng mga paboritong kanta at ibahagi ito sa ating tagapagsubaybay. Ngunit minsan maaaring magkaroon tayo ng problema sa copyright, kaya ibibigay ko sa inyo ang mga tips para makaiwas sa copyright claims. Bago pa man, bakit nagkakaroon tayo ng copyright claims? Una, gumamit ka ng original na musika na may copyright. Kapag gumamit ka ng original na musika na may copyright sa iyong cover, maaaring magkaroon ng copyright claim mula sa may-ari ng kanta o mula sa YouTube. Kumbaga, parang examination yan. Siya ang sumagot, tapos kinopya mo lang. Pangalawa, gumamit ka ng musika na mayroong content ID. Ang YouTube ay gumagamit ng content ID system upang matukoy ang mga pirated o may copyright na content. Kapag itinuturing ng system na ang iyong cover ay may copyright content, maaaring magkakaroon ito ng copyright claim o ma-disable ang iyong video. Siyempre, para maiwasan ang mga copyright issues sa pag-upload ng song cover sa YouTube, sundan ang mga sumusunod na tips. Tip number 1. Secure permission from song owners. Una sa lahat, siguraduhin kumuha ng pahintulot mula sa may-ari ng original na kanta bago mo ito i-record at i-upload. Ang pahintulot na ito ay magbibigay sa iyo ng legal na proteksyon laban sa anumang copyright claims. Para masigurado, pwede mong kontakin ang may-ari through email. Dito may mga hakbang kang dapat mong sundin. Napakahalagang makipag-ugnayan sa may-ari sa pamamagitan ng email, telephone o kahit sa kanilang website kung mayroon. So ipapaliwanag ng malinaw ang iyong kahilingan kasama ang mga detalye tungkol sa iyong YouTube channel at kung paano mo plano gamitin ang kanta. Dito mo rin malalaman kung anong uri ng lisensya ang kailangan mo. Halimbawa, synchronization license para sa paggamit ng kanta sa iyong video at anumang mga bayarin na kaakibat nito. Pagkatapos mong makarating sa isang kasunduan, siguraduhin makakuha ng nakasulat na pahintulot mula sa may-ari. Tip number 2, choosing songs with open licenses. Tama po kaibigan, pumili ng mga kanta na merong mga libreng lisensya o kaya naman ay open source. Ito ay tiyak na magbibigay sa iyo ng kalayaan na gamitin ang musika nang walang alinlangan sa mga copyright claims. Ilan sa mga platform tulad ng YouTube, SoundCloud o Jamento o Jamendo ay maaaring may mga karaoke versions ng mga kanta na may open license. Subukang maghanap gamit ang mga keyword tulad ng karaoke at Creative Commons o open license para makahanap ng mga track na maaaring libreng gamitin. Sa paggamit ng mga karaoke na may open license, siguraduhin basahin at sundin ang mga tuntunin ng lisensya upang mapanatili ang legalidad ng iyong paggamit ng musika sa iyong proyekto. Tip number 3, avoid songs with content ID claims. Iwasan ang mga kanta na mayroong content ID claims. Ang mga ito ay may mga itinakdang alituntunin na maaaring magresulta sa automatic na copyright claim sa iyong video. Ang content ID sa YouTube ay hindi direktang makikita ng mga ordinaryong gumagamit. Karaniwang ang sistema ng content ID ng YouTube magdidetect ng mga copyrighted na elementong gaya ng mga kanta sa mga video na ina-upload. Halimbawa, sa akin may ilang video din po ako na may copyright claim. Makikita lamang po natin ito sa ating YouTube studio. Tip number 4, modify the arrangement. Magbahagi ng iyong sariling version ng kanta sa pamamagitan ng pag-modify ng arrangement. Ito ay maaaring maging basihan para hindi na ma-identify ng mga automated system at hindi mag-claim ng copyright. In my case, sometimes binabaan ko ng pitch or minomodify ko ang tempo niya. Mahalaga ang pagbabago o pag-modify ng arrangement ng isang kanta upang maiwasan ang copyright claim. Kung ang iyong version ay sapat na iba sa original na version, maaaring itong maituring na isang bagong likha
Gayun pa man, mahalaga pa rin natandaan na hindi lahat ng pababago sa isang kanta ay sapat na upang maiwasan ang copyright infringement. Kaya't siguraduhin gumawa ng sapat na pagbabago sa arrangement upang maging isang kasiyasya at hindi labag sa batas. Tip number 5. Properly credit the original arts. Siguraduhin maglagay ng tamang pagkilala sa original na artist sa iyong video description sa mismong video. Ang tamang pagkilala ay nagpapakita ng respeto sa kanilang gawa at maaaring makatulong sa pagpapakita na ang iyong cover ay hindi intensyon na magnakaw ng kanilang musika. However, hindi po talaga 100% na igagrant kanila. Tip number 6. Play with your own instrument. Para sa akin, ito yung pinaka-safe na paraan upang hindi ka makopyright. You can have a slight modification of the melody sa pamamagitan ng iyong pagdugtog. Basta't makikita lang nila na hindi siya eksakto talaga. Hindi siya eksakto talaga sa original. Maaari kang magbago ng instrumentation gaya ng paggamit ng ibang mga instrumento o pagbabago ng estilo sa pagdugtog. Bukod dito, maaaring humingi ng pahintulot mula sa may-ari ng copyright bago i-publish ang iyong cover sa anumang platform. Tip number 7, join cover song licensing programs. Sumali sa mga cover song licensing programs. Ito ay mga programa kung saan maaari kang magbayad ng maliit na halaga upang makakuha ng pahintulot na gamitin ang mga original na kanta sa iyong mga cover. Maaari mong hanapin ang mga licensing program tulad ng Harry Fox o Music Publishers Association or MPA. Maaari mo ring subukan ang mga online platform tulad ng Easy Song Licensing o Songfile na nag-aalok ng mga serbisyo para sa pagkuha ng mga lisensya para sa mga cover songs. Bukod dito, maaari ka rin makipag-ugnayan sa mga publisher o may-ari ng copyright ng kanta upang humingi ng pahintulot. Tip number 8, seek legal advice. Kung hindi ka sigurado sa legalidad ng iyong mga gawa, mabuting kumonsulta sa isang abogado o professional na sa industriya ng musika. Sila ang makakapagbibigay sa iyo ng tamang payo at gabay. Tip number 9, stay updated on copyright laws and policies. Ito yung isa sa mga pinakaimportanteng tip na maaari nating ibigay sa video na to. Ito yung pinakahuli, so dapat manatili kang updated sa mga batas at patakaran ukol sa copyright. Ang pagiging maalam sa mga ito ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at proteksyon laban sa anumang copyright claims. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga tips na ito at pagiging maingat, maaari mong maiwasan ang mga problema sa copyright sa iyong mga song covers sa YouTube. Tandaan, ang tamang respeto sa karapatan ng iba ay mahalaga sa ating industriya ng musika. Salamat sa pagtutok at hanggang sa susunod na pagkakataon. Of course, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang mga updates at informative na mga videos.